Hi guys, I'm Inigo Pascual, and in just a few days, mapapanood na ng buong mundo ang aking first Hollywood appearance in the Fox musical drama, Monarch. And I'm here today to talk about my Monarch experience while answering a few of my first and last recently. Number one, first thing you did today. Ano nga bang una kong ginawa ngayon? Nagpunta ako ng LTO, nag-renew ako ng esensya. Number two, reaction when you found out you got the part. Siyempre ano ako noon, maiyak-iyak ako kasi yung ginawa sa akin, nung sinabi niya sinabi nila sa akin, prank pa. Sabi nila, we got some bad news that we have to tell you, you got the part. So medyo iyak-iyak pa ako noon kasi parang na-expect ko na hindi ko na nakuha. Pero siyempre, masaya ako noon. And number three, person you told when you got the role, of course, was my dad. Kasama ko kasi si mami nung time na yun, so nalaman niya agad. And I called my dad, I told him I got the part. Number four, thought that came to your mind. Ano bang pwedeng kainin? Number five, thing you packed. Hindi, lagi kong dala syempre, may lagi kong dalang damit para extra. Lalo na pag workday kasi di mo alam kung mapapawisan ka or kung may iba pang kailangan na hindi pa natatapos. Lalo na pag sunod-sunod ang work. How was the transition going into Hollywood after being part of Philippine show business for so long? Masasabi kong naging blessing sa akin na nag-artista muna ako dito sa Pilipinas kasi dumating ako doon, mas prepared ako. Mas alam ko yung ginagawa ko, mas prepared ako sa mga nakakaharap kong tao. Siguro kung ginawa ko yun nang hindi pa ako nag-artista sa Philippines, siguro matatakot ako, siguro mas kabado ako. And marami rin experiences na very similar to how the industry here is in the, how the industry is here in the Philippines. And marami rin ako mga first na naranasan. Photo you took in the US. Kasama ko family ko ng wedding ng tito, so family. And two, co-star you talked to, si Emma. Si Emma yung last kong nakausap kasi pinost na kahapon ng Monarch yung isa sa mga singing videos din sa show. So, kinongratulate ko siya and I told her how excited I am. Last line you said on the show, tandaan ko yun, Grandpa, what's going on? Yun yung last line ko sa show. Last song you sung. Hindi, pinapractice ko yung kakantayin ko sa ASAP. Siyempre, hindi ko pwede sabihin kasi surprise ngayon. Number four, and number five, piece of advice you receive, be patient. Galing kay Papa yun, always be patient. And kanina tinanong sa akin, what would you tell your 7-year-old self? And sobrang malaking bagay talaga yung patience, na maghintay ka lamang dahil darating din yung araw na matutupad lahat ng pangarap. Has it sinked in yet that you're actually starring in a Hollywood production? Describe the whole experience for me. So ngayon, hindi pa, may mga moments siguro masasabi ko na nararamdaman ko na parang, oh, grabe, Hollywood na pala yung mga nakaharap ko, mga ginagawa kong bagay. Katulad ng meron kami events sa States, mga Hollywood people na yung mga nakaharap ko na I had to perform. So, andun yung pressure, andun yung excitement, andun yung nakaka-proud syempre na hindi ko in-expect na makakamit ko to yung ganitong opportunity at sana mas dumami pa yung opportunities na ganito. Not just for me, but also for other Filipino artists that are dreaming to make it in the US. First taping day, birthday ko yun last year. As in, mismong araw ng birthday ko, yun yung first day ko sa set and sinurprise nila ako. Kinanta nila ako ng happy birthday. Merong video yun actually. Papost ko sa Instagram ko soon. So, abangan nyo yan. Number two, Monarch friend. First Monarch friend ko si Emma, yung partner ko sa show. Dahil bago pa siya lumipad papunta ng Atlanta, may message ko na siya kasi alam ko na siya yung mga katrabaho. Sabi ko, hey, I'm Inigo, I'm gonna be your partner on the show. So yan, hanggat sa naging close na kami talaga, lagi na kami nag-hangout. First food you ate when you got back? Hindi ko alam eh, pero lagi ako naghahanap ng binatog. Sarap ng binatog. First person you missed when you moved to the US? Siyempre, si Papa. Mas hindi ko na siya nakita kasi siyempre may work din siya and I have worked there in Atlanta. So, miss ko si Papa. Person you met up when you got back? Madami akong mga kaibigan ko na nakita ko na and I'm happy to be able to see them.
Actually, kaunting time lang din. So, yung mga nakakabangga ko lang sa work. Parang, uy, kamusta ka? Good to see you. Si Papa nga, hindi ko pa nakikita. What's next for Inigo? What else do you want to accomplish? What's next for me? Siyempre, paglabas nitong Monarch, sana mas dumami pang opportunities internationally. I'm claiming for season 2 for this show and hopefully more projects in the US, but also more projects here in the Philippines. Ayan guys, maraming salamat. Sana po nag-enjoy po kayo at sana supportahan niyo po ang aking bagong show sa States po, sa Hollywood po. My first Hollywood feature is gonna be on Monarch on Fox. This September 11 na po yan. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa mga nandiyan pa rin kahit na matagal ako nawala. And of course, to my Star Magic family, maraming salamat. And follow me on my Instagram account at Inigo Pascual. And of course, my Twitter, Inigo D. Pascual. Facebook din, Inigo Pascual. And follow nyo rin ang mga social media accounts ng Star Magic Feels.